Matagal na kita gusto makaharap, Inkal. Sana man lang ho, inayaan nyo man lang siya mas matagal dito. Pero anong ginawa nyo? Yung mga engkanto na yan, lahat sila manluloko. Kukunin nila ang grumbo, matatapos, iiwan ang kanila. Iba si Bukang Liwayway. Inligtas niya ako sa tiyak na kamataya. Halos buong buhay ko, wala na akong ibang inisip kundi paano mo ako magugustuhan. Kaya kung hindi ka papapa sa akin, papatayin na lang kita, Bukang Liwayway. Di mo ako matatakasan! Umami na si Bako na sila nga ang tumulog kay Bukang Liwayway sa utos ni Pantas. Maiking Hadi! Naturingin kang Pantas na Floresta. Pero napakasakit mong Pantas! Ikulong yan! Habang pinagdidesisyon na mo, kung nararapat ang parusahan ng kamatayan, gamit ang mutyang ito. Sigurado ko bang nahuli niyo sa Pantas, anak? Sabi ko niyo, Malin Dutay. Ano nangyayari dito? Nakatakso si Pantas, Hari Hadi. Ikaw ang sumira sa mga plano ko, Kanting Dutay. Kaya bago ako maparusa, papatayin muna kita. Ito lang ang panlaban sa engkanto. Nawawala ang mutyang itim. Talim sa talim, Juan. Pag yan ang gusto mo, papagpigyan kita. Pero kapag ito tumama sa'yo, wala ka ng pag-asang mabuhay. Hanapin ninyo si Pantas. Halubugin ang buong Floresca. Hindi pa nakakalayo yun. Sige na! Kinakailangan natin sa akin ng pag-iisip ni Pantas para malaman natin kung ano talagang pwede niyong gawin. Alam ko na kung saan siya pupunta. Mauna pa sa ama mo, Pedro. Ang bato sa gitna ng mutla. Ipalulun mo sa may masamang kalooban. Sasabog ito at mamamatay. Hindi lang ang katawan, pati ang kaluluwa. Pantas! Ay, hindi pa siya patay, di ba? Kaya mo kausapin ang hangin para ibalik ang buhay ni tatay, di ba? Pedro, dahil lang nakapatay sa kanya yung mutyang itim ng Floresca. Hindi na kayang mabuhay ang napatay ng mutyang itim. Tama, walang lagdagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang galuyong na maghahatid sa alit sa sa mahabang panaginip, di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag pa tumong langit. Para hanapin ka. Dahil buhay ko ang itinaya ko, may ligtas ka lang. Makita uli, mayakap. Nagtagumpay ako, Tay. Nagtagumpay tayo. Nakauwi kang buhay. Nakasama uli namin. Hindi ko inaisip na dito pa mismo. Dito, sa tulay buhangin ka mapapahamak. Mamamatay sa pagtatanggol sa amin. Sa akin. Ngayon pang nakilala ko na ang nanay. Akala ko pa naman, buo na ulit tayo. Ay, bakit ganun? Bakit ganun ang tagumpay? Bakit laging may nakabuntot na hagupit? Bakit ganun, Tay?
Nagsisimula ng tag-araw sa lupa, Hadi. At ang pag-ulan habang nakasikat ang araw ay panahon na naman ng kasalan sa ating mga engkanto. Ito nang tamang panahon para idaos ang kasal ng anak mo at ng kapatid ko. Kailan mo binabalak? Nakatakdang matakpan ng buwan ang araw sa buwang ito. Sa araw na yun natin idadaos ang kasal. Tamang-tama. May paniniwala kaming ang Floreska nang ikinakasal sa paglaho ng Aros Katanghalian ay nangungulugan ng isang matibay na pagsasama. Nalulungkot ko ang nangyari, Pedro. Nakikiramay ako. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako para sumubaybay sa'yo. Hindi kita papayaan. Nasaan nung si Hadinay? Bakit wala siya dito? Di ba ho siya yung pinakamatalik na kaibigan ni tatay? Nagparaya muna si Hadi. Nagparaya siya para sa mga engkantadong gustong pumunta dito. Hindi pwede sabay-sabay umalis sa mga engkantado sa Floreska. Nagparaya muna si Hadi, anak. Bakit hindi ka pumunta sa libing ni Juan? Nakabalik na pala kayo. Kumusta ang libing? Kung pumunta ka, hindi ka na sana nangungumusta pa. Akala ko ba napatawad mo na si Juan? Matagal ko na siyang napatawad. Kung ganun, bakit hindi ka man lang nagparamdam sa libing ng kaibigan mo? Kundi dahil sa mag-ama ko. Wala na ako dito, Hadi. At nagtagumpay na si Pantas na pag-awayin ang mga engkanto sa lupa. Kundi dahil sa kanila, wasak na ang Floreska. Namatay si Juan sa pagtatanggol sa Floreska. Alam mo yun! Bago mo ako sumbatan, makinig ka muna pwede. Your Highness, nakita ko yung kanina. Iniwasan mo ang Pedro. Buti na lang binalik ni Yaman pagkalambanan niyo. Kung hindi, hindi kayo nakapunta sa libing ni Mang Juan. Premyo sa amin to ni Haring Hadi sa pagtulong sa amin sa inyo ni Buhong Liwayway sa paghuli kay Pantas noon. Buti na lang dumating kayo. Kung hindi, napatay niya na si Buhong Liwayway. Teka. Alam mo, napansin ko, iniiba ng Royal Highness ang usapan. You talaga. Alam mo na nga kailangan ni Pedro ang shoulder to cry on. Tapos biglang may ay tagikod ka naman dyan. Nandun naman si Bukong Liwayway. Mas kailangan niya yakap ng isang ina. Iba pa rin ang yakap ng New Waters. Yakap na pinagkait mo. You never said that you love him. Dahil pag niyakap ko siya, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto ko na siyang kalimutan.
Kaya I never said that I love him. Pag-usapan na namin ni Casimiro ang petsa ng kasalin niyo ni Napoleon. Kailan ho, Ama? Sa paglalaho ng araw sa katanghalian ng buwang ito. Alam mo naman siguro ang tradisyon ng mga ikinakasal na dalakit nun. Alin ho yun, Ama? Na bago ikasal ay pinapatira muna sa tarusa ng mga ikinakasal. Yun ang enchanted place ng mga dalakit nun. Doon nagigetting to know you ang mga ikakasal na dalakit nun. As in, hi! Hello! How are you? I'm glad to be with you! Ah! Dadaling ko ni Napoleon sa tarusan. Doon muna kayo habang inihahanda ang kasal ninyo. Sige ho, Ama. Sasama ako sa tarusan. Sige, anak. Papamalitan natin ito sa buong Floresca.
kaloka, no? Nung sumubang marikit na madami ng love story ang nabuo sa tarusang chuchu na yan. As in, yung mga nagpunta doon na-develop sobra. Bakit ka naman kinikilig? Paano kung ma-develop si Yes kay Napoleon? Paano na si Pedro? Ay, oo nga. Makapedyas nga pala tayo. Anong pedyas? Parang Bradgelina. Brad Angelina. Or Shaver. Shaina. Raver. Go, go, go! Ayun, pedyas. Pedro, Yes. Nako, hindi dapat isama ng dalakit no na yun si Royal Highness sa tarusan chuchu na yun. Kawawa naman ang Pedro, my love. Nawala na nga ng Fadir. Wawala pa ng New Waters! Para naman may magagawa pa tayo. Si Pedro! Kailangan malaman to ni Pedro, my love! Isipin na lang natin na dumaan lang ang tatay mo para makasama tayo. Kahit saglit. Kahit papano, kung tutuusin, akala natin, patay na siya, hindi ba? Natanggap natin yun, hindi ba? Hindi ko po alam, Lola. Hindi ko po alam kung paano ko matatanggap to. Para kailan lang. Ang sesaya natin magkakasama. Paano ko makakalimutan yung mga panahong magkasama kami ni tatay sa pakikipaglaban. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Ganon din ang nararamdaman ko nung una siya mawala sa akin. Kung ano-ano at kung sino-sino ang sinisisi ko. Ang mga engkanto. Ang nanay mo, pero ang totoo, hindi ko matanggap na wala na siya, wala na ang aking anak. Pero bumalik siya. Huling nawala. Ganyan talaga siguro ang buhay. Buntot ng pagkawala ang pagdating. Buntot ng pagdating ang pagkawala. Marikit, nakita mo ba si Maalindog? Oo, nasa Hardin siya. Mahal na rin, ha? Galing na ako dun. Oo, alam ko na. Pumunta ata siyang lupa, eh. Dumating kasi yung mga engkantong galing lupa. May dala ata silang balita. Di ba, sasabihin ko na lang sa kanya na hinaharap mo siya pagdating niya. Sige. Pinagbibihis ka na ni Hadi, Hiyas. Ano mga oras ay darating na si Napoleon para sunduin ka? Papuntang Tarusan. Tarusan? Mismo! Doon pinagsasama ang ikakasal na dalakit nun. Ang lupa version nun, premarital chukchak. Kaso sa Tarusan, getting to know you lang doon. Option na lang chukchak chenes. Depende na lang kung type din nila. Hindi ako papayag na isama ni Napoleon si Yas sa lugar na yun. Baka mamaya kung anong gawin ng demonyong dalakit ninyo kay Yas. Mismo, kaya nga may i-report ka agad ako sa iyo, no? Maalindog, isama mo ako sa Floreshka. What? Naku, pag nalaman ni Haring Hadi na ako nagpapasok sa iyo, lagot na naman ang beautiness ko. Huwag ka mag-alala. Wala ka nun. Sige na naman, no, please. Ganon. Pagtapos mo akong lait-laitin? Sinabi-sabi mo pa sa akin, tapos hindi mo naman pala ako tutulungan. So, nakakainis naman eh! Di kita matiis! Sige, sige, sige na nga. Sandali lang, kukunin ko lang yung sundang ko. Oh, ang mutsa mo, suotin mo! Wala na. Pinakain ko na kay Pantas. Ganun? Eh, paano ka lalaban? Bahala na! Ingatan mo ang anak ko, Napoleon. Pangako, Haring.
Amang Hadi. Lumuluha ka. Naiintindihan kita. Hindi ito madali. Pero gagawin mo. Ginagawa mo. Humahanga ako sa tatag ng loob mo, Hiyas. Kaya mong talikuran ang pag-ibig. Sa ngalan ng kabutihan ng mas nakakarami, ikaw ang tunay na reyna ng Floreska. Kung alam mo lang ang iniisip ko bukang ni Weiwei. Iniisip ko na sana dumating si Pedro. Naitakas niya ako. Ilayo. Alam ko yung lugar na to. Dito ako bumagsak nung una akong makarating dito. Maghiwalay tayo para walang makakita ako kasama mo, okay? Diretsuhin mo tong daan na to. Dun sa dulo, makikita mo yung palasyo. Sige na, bilis! Salamat. Haring Hadi, Haring Hadi! Nakita ko si Pedro Penduko. Ano yung ibig mong sabihin nakita mo? Andito siya sa loob ng Floreska. Mukhang papunta sa palasyo. Nagmamadali siya. Tawagin ang mga sundalo ng kanto. Huwag kayaang makalapit ng palasyo si Pedro. Magandang araw mga kaibigan. Mahikiraan lang sana ako. Bumalik na sa lupa. Gusto ko lang sana kung sapin yung reyna niyo. Bawal ka dito, bumalik ka na. Kung hindi, mapipilitan kaming saktan ka. Pinapatawag na po kayo ni Haring Hadi, Prinsesa Hiyas. Mga kaibigan. Walang umalis na sila, Iyas. Naitulungan mo akong makausap siya. Pedro, kalimutan mo na si Iyas. Walang papatunguhan ang pagmamahalan niyo. Matutulad lang yan sa pagmamahalan namin ng tatay mo. Nagmamahalan nga, pero magkakahiwalay din. Dahil nasa batas namin ang hindi pwede magkarelasyon ng isang engkanto at isang tao. Alam mo na yan, Pedro. Napaliwanag na namin yan sa iyo ng tatay mo. Diba? Hindi nyo lang ho pinaglaban ang pagmamahalan nyo ng tatay. Ibahin nyo ako, Nay. Kaya kong pigilan ang pagpapakasal ni Hiyas sa dalakit mo na yun. Dahil alam ko kung ako ang mahal ni Hiyas. Wala nang magagawa ang pagmamahalan nyo. Wala na si Hiyas dito. Nagpunta na siya sa Tarusan. Nay, napasok ko nga ang dalakit at kalalawdan eh. Kayang-kaya ko rin pasukin yung Tarusan na yun. Walang mortal ang nakakapasok sa Tarusan, Pedro. Kahit pasabihin nilang anak ka ng engkanto. Mortal pa rin si Juan. Umuwi ka na, Pedro. Umuwi ka na lang at hindi mo sila masusundan sa Tarusan.
Papakita ko sa kwarto mo. Mag-iikot-ikot muna ako. Kalimutan mo na si Hiyas, anak. Mamuhay ka na ng tulad ng isang normal na mortal. Ako na mismo ang makikiusap sa mga engkanto para huwag ka na nilang guluhin. Para hayaan ka nilang mamuhay tulad ng isang pangkaraniwang tao. Magsimula ka ulit, anak. Sa ikatatahimik mo na rin. Hindi ko may papangako yan, ay. Pilitin mo na lang. Paalam. Naman ang usapan yun ni Bukong Liwayway. Yeah, we're just around the corner hiding. Salamat sa tulong niyo. Pero wala na daw ang magagawa, sabi ng nanay. Pero doon yung niwala eh. Meron pa ba ang ibang paraan para marating ako sa Tarusan? Actually, meron. Pero sabi ng nanay, ayaw nga kasi ni PL, naguluhin mo pa si Hiyas. Or the other way around. Gusto kasi ng mother dear mo magkaroon ka ng peaceful life as a normal person. Pero paano ako magkakaroon ng buhay na masaya at payapa kung wala si Hiyas? Kaloka na yun. Sabihin niyo sa akin, meron pa ba ang ibang paraan para marating ang Tarusan? Kinakailangan mong makisakay sa Anggitay. Anggitay? Anggitay. Ang Anggitay ay ang the only maligno na nakakapasok sa Tarusan. Girlalo sila from ways above. At piti-pitihan like me. Pero kabayo sila. Bewang pababa. Feeling ko nga, sa Anggitay, kinopia ng mga foreigners ang sentur kuning nila eh. Anyways, alam mo ba kapag umuulan habang may sikat ng araw, meaning may kinakasal na engkanto. Madalas nakikita ang Anggitay sa kasukalan at doon ang daan patungong Tarusan. Kinakailangan mong sumakay sa likod ng Anggitay sa katatalon pababa pagdaan niya sa Tarusan. Saan ko makikita ang Anggitay? May isang remote town na napapabalitang nagpapakita ang Anggitay. Pero that's very, very far. Maalindog, kahit impyerno pa yun, pupuntaan ko. Magaling, magaling, magaling! That's why Pedro at tamang mga tao! Saan nga ba yung marikit? Sa bayan ng Sabang. Sabang. Iwanan mo ako, Apo. Lola, kinakailangan ko pupigilin pagpapakasal niya sa dalakip nun na yun. Kamamatay lang ng tatay mo. Iiwanan mo na rin ako. Ayoko naman po kayo iwan nila eh. Pero lang kung hindi po ko aalis ngayon, hindi ko na po mababawi si Hiyas. Payagan niyo na po ako. Hindi! Hindi ka aalis! La! Pedro, nagpainit ka na ba ng tubig? Meron tayong mga bisitang darating mamaya para sa padasal ni Juan. Kailangan meron tayong kape. Pedro? 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 Anong gamit niya?
Malindog? Akala mo si Julia Roberts, no? Hindi. Akala ko si Anna Nicole Smith. Yun talaga! Chugi na yun, no? Ano nga palang ginagawa mo rito? What else? Eh, did you join sa'yo? Alam mo, inis-inisan nga ako kay Marikit. Ayaw sumaba. Natatakot kay Haring Hadi. Baka daw parusahan siya ulit. Ganun ba? Eh, bakit nga pala sumama ka pa? Maari ba naman kitang pabayaan? Eh, you know namang loves na loves kita. And ever since the world began, ako naman talaga ang bantay mo, di ba? And malay mo, ito ng journey na to, mabaling na sa akin ang love mo. Di ba? Pagtawanan ba ako? Alam mo, okay lang yun. Ako rin eh, pag may naalalang masaya nangyari sa buhay ko, tatawa rin ako eh. May naalala lang ako masaya. Ako nga eh. Pag naalala ko yung kasalamin ng misis ko, papangiti talaga ako. Alain mo yan sa dami-dami na nanligaw sa kanya. Ako ang pinili niyang pakasalan. Swerte ko talaga, ano? Oh, eh, may nasabi ba akong di maganda? Wala. May naalala lang ako. Eh, saan ba ang tumo mo? Sa Sabang. Oh, sa Sabang. Eh, taga-Sabang ako eh. Nandito lang ako kasi may binibili akong lupa. Bibili ko sana para sa asawa ko eh. Oh, yan. May jeep na papuntan sa Sabang. Baka na tayo dyan. Makakita na ang gitay. May napagsabi lang sa akin na dito daw sa lugar nyo, nagpapakita ang mga ang gitay. Alam mo, kwento-kwento lang yung ang gitay na yan. Dito na ako lumaki sa Sapang pero hindi pa ako nakakakita na ang gitay. Ano yun? Ikugan! Ayan, buntot na ikugan! Ano ko kayo pinunog ka yan? Ikugan nga yan! Anong ikugan? Ang ikugan, isang malaking halimon. Ayan nga, ikugan! Pero ikugan! Ikugan! Ikugan na, ayan na! Ano yung ikugan? Ayan na! Ang sana! Thank you.
mamatay lang tayo pareho! Baka sabi nila sa misis ko na mahal ko siya! Pasensya ka na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naninibago ng siguro ko. Tama na. Tama na. Hindi mo kailangan humingin ng pasensya. Nandito tayo para magkakilala na mas mabuti. Pero heto ako. Kung makapit sa nakaraan, hindi na mauulit itong pag-iyak ko, Napoleon. Pangako, ikakasal tayo. Magiging asawa mo ko. Pero sa puso, magkaibigan lang talaga tayo. Yun lang ang kaya kong ibigay, Napoleon. Maibibigay ko ang lahat. Pero hindi ito. Laban na. Lagi mo pa si Jackie Chan. Mentor nga pala. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Ano pala, may matutulungan ka ba sa Sabang? Wala eh. Pedro nga pala. Eh kung gusto mo, sa amin ka na lang tumuloy. Salamat. Tutulungan kita maghanap ng Anggitay. Salamat, pare. Pare, ano ba? Bilisan mo naman, Jumingle! Nihintay na tayo ng chicks sa bayan, eh. Kung ang mga kano ay meron tinatawag na King Kong, tayo namang mga Pinoy ay mayroong ikugan. Ang ikugan ay higanting maligno na may huwig sa unggoy ang muka pero ang katawan na may tao. May mahaba itong buntot na siyang pinanguhuli sa mga tao.